Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Breakdown in regulation, failure in regulation, pwede man na rin sabihin regulatory capture. Dahil nga, kung nasundan mo yung first hearing, tinanong namin yung PAGCOR kung bakit pangalawa ito na na-raid. Ang sabi nila, high risk na itong Zone U1, pero inalaw pa rin namin na mag-operate. At ako nakikita ko dyan dahil yan yung conflict of interest ng PAGCOR. Sa kabilang banda, nagre-regulate sila, nag-ipit sa kabilang banda, kumikita sila. Obviously, mas mabigat yung kita sa kanila dahil yan yung rinireport nila sa media, yung malaking kita. Kaya madalas pumipikit mata sila, madalas hindi nila hinihigpitan. I'll give you a very example. No? Ito, bago lang to. Nag-investigate kasi kami. Yung isa sa mga presidente ng itong dalawang Pogo company, no? Yung Hong Seng at yung Zone U1, yung presidente ng mga kumpanya nila, pinapuntaw namin sa tao namin, no? Para tignan at kuusapin. At natuklasan namin yung Hong Seng, yung presidente ng Hong Seng, isang market vendor sa palengke. At yung bahay niya, talagang makikita mo, simpleng bahay lang. Lumabas, yung pangalan lang niya ginamit at yung address lang niya ginamit at linagay presidente siya ng kumpanya para mag-incorporate. At marami sa ganun, yung mga incorporators, hindi namin mahanap. Inisa-isa namin. So, kung mahigpit ang PAGCOR, yung palang kailangan, red flag na. Yung presidente ng company, market vendor, pero pinayagan pa rin nila mag-operate. So, talagang total breakdown and failure of regulation. At kung ganito pa rin ang setup natin with PAGCOR, yung conflict of interest nandiyan pa, huwag tayong aasa na maaayos itong Pogo sa ating bansa. Supposedly, nagpangilit ng pangalan dahil iba rin yung incorporators, iba rin yung company name, pero parehong modus ang nangyari. At kaya nakita namin na pareho sila. Kung saan nag-ooperate din una, doon rin sila nag-ooperate. Kaya parehong-pareho. Na-detect rin ng PAOK. Ito nakita rin namin na marami dito sa mga mastermind, umiikot lang. Kasi hindi lahat nakakasuhan. Hindi lahat nade-deport. Yung iba, lumalaban sa korte natin. For example, itong Zone U1, may nakita silang personalidad dito na nandoon rin siya nung nag-raid sa Pasay. No? At yung nung na-raid yung Pasay, mayroon yung mga personalidad doon na nakita na yan nung nag-raid sila sa Clark. So marami dito sa mga mastermind, umiikot-ikot lang sa iba't ibang Pogo dahil una-una, alam nila itong negosyong ito. Pangalawa, meron na silang, kumbaga, may expertise na sila sa Pogo at nakakataka sila dahil alam nila kung paano yung pasikot-sikot ng ating sistema dito. At yun, pag tumaka sila, umuulit sila. At nahuhuli sila, tatakas ulit at mahuhuli ulit. So, paikot-ikot lang itong Pogo sa, yung itong mga krimen sa Pogo sa ating band. Tingin ko, ganyan talaga. Kasi nung pumunta kami sa Bambang, yung villa na pinasukan namin, ang laking villa. Talagang, nagpatayo sila 14 villas. Yung pinuntahan namin doon, yung ang nakatala doon, yung pinaka-head, makikita mo yung meron ng children's room, dalawa yung asawa niya, may mga kamag-anak siya rin na nakatira doon, at fully furnished yung bahay. Kaya yung isip ko, parang balak na yun ito, tumira dito sa atin eh. Kumbaga, gusto niya na kumbaga, permanenteng manirahan dito sa atin. So, ang iniisip ko, siguro kabisado niya na rin kung paano yung takbo sa atin, at kabisado niya na rin paano yung paikot-ikot. Marami siyang games. No? So basically, yung basic nito ay meron siyang mga online games, merong video streaming, merong purely online, at yung parokyano niya, yung mga customer niya, galing ng China. Kaya marami sa mga nahuhuli o marami sa nabibiktima na agents, mga Chinese kasi marunong mag-Chinese. At ang kanyang sistema is yun, mag-ooperate ng online gaming dito, may video streaming yung iba, at kukuha sila ng mga taya galing ng China. Yun yung front. Pero ngayon, mas marami na rin yung illegal, yung nasa likod, yung mga scamming na nangyayari. Ang tingin ko nga, mas malaki yung, ako ha, feeling ko lang, wala akong data, mahirap kunin, pero feeling ko mas malaki yung kita nitong mga ito sa scamming eh. Kasi
bakit ka papasok ng scamming? At ang laki ng yung scamming operation nila, ang daming tao. So tingin ko, malaki yung kita nila dito sa mga scamming na ito. Actually, isa na lang tayo sa buong mundo na mayroong pogo. Maraming bansa sa dito sa Southeast Asia, sa ASEAN, binanda yung pogo. With the exception of Myanmar, dahil alam naman natin Myanmar medyo magulo ngayon, ano. So but yung talagang as a policy na pinapayagan, tayo na lang ang natitira sa buong mundo. At paborito tayo kasi unang-una tingin ko pag sa akin pag-aanalisa, madaling alam nila yung sistema natin, yung judicial system, yung enforcement system. At pangalawa, may pera sila para manuhol at maglagay. Kung mahuhuli sila, alam nila na makakalusot sila maglagay. Kung at ginagawa nila manuhol para may protection sila kung mahuli sila. At alam nila yung sistema natin eh. At alam nila na dahil sa laki ng perang umiikot, eh mabuti na mag-invest sa mga magbibigay ng protection sa kanila para kung nahuli sila, eh makakataka sila. Yan ang pag-analyze ko. Dahil doon sa information na nakuha namin sa mga enforcement agencies may mga picture na pinakita, may mga evidence na itong mga operator ng Pogo, may mga connection na rin sa taas. At when I say taas, enforcement agencies, ha? Hindi ko muna sasabihin ngayon because may executive session kami. But may mga information kami na marunong rin sila mag-PR. No? Linalabas nila. Actually, yung mga na-raid na napuntahan namin, merong common denominator rin. May KTV. At tinanong ko nga yung PAOK bakit may KTV. At nakita rin nila na maraming dinadala doon ng mga enforcers, mga may connection. Nag-PR rin sila para alam nila may protection sila. Nag-umpisa, actually nabanggit ko nung huling interview natin na nakita ko kasi itong evolution ng Pogo. Nag-umpisa ito sa mga video streaming, yung tinatawag nilang video streaming at yung mayroong dealer, actual dealer, at mayroong nag-i-stream tapos doon tumataya. Tapos naging online, naging marami ng forms at ngayon naging Pogo na, no? So nakita ko ito even the time of President, I think sa towards the later part ni President GMA, at nakita ko rin to sa time ni President Aquino, pero nag-evolve na ito hanggang the time ni President Duterte at ngayon naging Pogo. So like technology, nag-evolve talaga siya, no? At pero naging malala siya at nakita ko yung lakas ng loob niya towards the end of President Duterte papunta sa administration ni President Marcos. Parang pinasukan na talaga ito ng mga sindikato. Pero in terms of yung technology at yung concept, matagal na itong nandito. Ilan administration rin ang nagdaan na nandito na sila. Basa ko dito, natututo rin ito. Marunong rin sila. At sa tagal nila dito, nagkakaroon rin sila ng connection. Sa tagal rin nila dito, alam na nila yung judicial system natin. Nasasabi ko judicial dahil isa rin common denominator na nakita namin dito, yung mga nahuhuli, may mga abogado. At itong mga abogado nila, talagang alam kung paano silang palabasin at i-hold in deportation. Isa sa mga, pag nahuhuli sila, isa sa mga pinipigilan nila, ma-deport sila. Dahil pag na-deport sila sa China, death penalty ang pwede nilang abutan dahil very strict ang China pagdating sa illegal gambling. Pero dahil nalalabanan ng kanilang mga abogado, naiiwan sila dito. At pag naiiwan sila, nakabail sila, balik ulit sila sa dating nilang ginagawa. Bunyog! Bunyog! Halika na kasama ka! Bunyog! Kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw sa bagong Pilipinas. Ang bunyog, isisigaw, bunyog.